ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga buksingero. So mga par, matapos nga po hinamon ni Luis Neri si Naoya Inoue pagkatapos nito baklasin si Asato Banishan. E kaagad naman po hinamon ang undefeated boxer na si Rais Alim, ang dating 2 Division World Champion. Ano yan mga idol, malaki daw ang respeto niya kay Luis Neri. Isang tunay na warrior daw ito sa bakbakan at hindi natatakot magkipagbasagan ng mukha ng harap-harapan sa kalaban. Kaya isang magandang matchup daw kapag sila ang naglaban mga idol. Siguradong sigurado si Alim na umaatik kabong bakbakan kapag nangyari ang kanilang laban. At aasahan daw natin mga idol na isa ito sa mga historic fights sa boxing sports. Subalit ayon naman sa ripat ni Pantera mga idol, mukampas daw muna ito sa laban kay Alim. Isa lang daw ang mahalaga sa kanya ngayon ang mapalaban sa isang world title fight. Subalit hindi naman tayo masyado na intriga sa laban ni Alim at Luis Neri mga idol. Ang inaalala natin ang maging laban ng ating pambato na si Casamero para sa kanyang laban sa buwan ng Mayo. Hindi pa naman mga idol pinapangalanan kung sino ang kanyang makakalaban. Subalit ang frontliner daw dito mga idol, walang iba kundi si Rais Alim. Sa katunayan niya nito mga idol, sa live ni Cuadro Alas habang nag-iinsayo ito sa kanila, nadulas po ang isang kasamahan nito kung saan ayon dito mga idol, dapat daw maghanda na si Alim dahil mag-uumpisa na magpapalakas si Cuadro Alas. Subalit kung pagbabasihan naman natin mga idol ang paghahamon ni Alim kay Luis Neri, itila wala pa itong may nakaschedule na laban. Hindi naman kasi si Alim maglalakas loob na maghamon kay Luis Neri kung totoong may laban ito kay Cuadro Alas sa Mayo. Well, gayon pa man mga idol, hintayin na lang talaga natin ang fight announcement ng promoter ni Casamero. Dito talaga natin malalaman kung si Alim ba o hindi ang kanyang makakalaban. Pero mas maganda mga idol, kapag ang American fighter talaga ang kanyang makakabangga sa lona. Ito kasi ang susi niya para maging malapit sa isang world title fight sa Super Bantamweight Division. Sa kabilang banda naman mga idol, mag-amang nun ito Donaire Jr. at Senior. Nagsumbatan po sa isang live kung saan sa YouTube live nga po mga idol ng Rapstar. Nag-usap nga dito ang dalawang Donaire at tila mga idol hindi naging maganda ang kanilang sinabi sa isa't isa. Ang legendary coach na si Nonito Senior may sinabi na wala daw siyang kasalanan kung bakit nag-split sila ng kanyang anak. May sinabi pa ito mga idol na kahit kailan hindi daw siya kumuha ng pera sa kanyang anak. At sa party naman ng ating Filipino Flash mga idol, naglabas ito ng rason kung bakit tinanggal niya ang kanyang ama sa kanyang team, na siya dati ang nagsisilbing utak sa game plan sa bawat laban. Kung saan ayon kay Flash mga idol, sa tuwing nagkakamali daw ito sa training, palagi daw siya binubulyawan na parang bata sa harapan ng maraming tao. Bagamat pinipilit ni Nonito Senior mga idol, na wala daw siyang may nagawang kasalanan sa kanyang anak at hindi niya daw alam kung bakit siya nagkaganito. Hanggang sa umabot mga idol si Nonito Senior na sinabihan nito si Flash na baka mentally unstable na ito kaya nagalit. Well, para naman sa atin mga idol, sana magkaayos na po ang dalawang pinaka-importante ting tao sa Philippine boxing dahil marami pa talaga ang parangal na makukuha nila kapag solid pwersa sila sa bakbakan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Maraming salamat po.